Sinabi pa ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang taong papunta sa malayong lugar, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang pera niya. Binigyan niya ang bawat isa ayon sa kani-kanilang kakayahang magnegosyo. Binigyan niya ang isa ng 5,000, ang isa naman ay 2,000, at ang isa pa ay 1,000. Pagkatapos ay umalis na siya. Ang alipin na binigyan ng 5,000 ay kaagad na umalis at ginamit sa negosyo ang pera, at tumubos siya ng 5,000. Ganoon din ang ginawa ng alipin na binigyan ng 2,000, at tumubos siya ng 2,000. Pero ang alipin na binigyan ng 1,000 ay naghukay sa lupa at itinago roon ang pera. Pagkalipas ng mahabang panahon, bumalik ang amo nila at ipinatawag sila upang magbalita tungkol sa perang ipinagkatiwala sa kanila. Lumapit ang alipin na nakatanggap ng 5,000 at sinabi, "Heto po ang 5,000 na ibinigay niyo sa akin, at ang karagdagang 5,000 na tinubo ko." Sumagot ang amo niya, "Magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. At dahil naging matapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, ipapamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Halika't makibahagi sa aking kaligayahan." Pagkatapos lumapit naman ang alipin na binigyan ng 2,000 at sinabi niya, "Heto po ang 2,000 na ibinigay niyo sa akin at ang karagdagang 2,000 na tinubo ko." Sumagot ang kanyang amo, "Magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. At dahil naging matapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, ipapamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Halika't makibahagi rin sa aking kaligayahan." Lumapit din ang alipin na binigyan ng 1,000 at sinabi sa kanyang amo, "Alam ko pong mabagsik kayo at walang awa. Inaani ninyo ang hindi ninyo itinanim at kinukuha ninyo ang pinaghirapan ng iba. Natakot po ako kaya ibinaon ko ang pera nyo sa lupa. Eto po ang 1,000 na ibinigay nyo sa akin." Sumagot ang kanyang amo, "Masama at tamad na alipin. Alam mo palang inaani ko ang hindi ko itinanim at kinukuha ko ang pinaghirapan ng iba. Bakit hindi mo na lang idineposito sa bangko ang pera ko para pagbalik ko ay may makuha akong interes?" Kaya sinabi niya sa iba pang mga utusan, "Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 at ibigay sa mayroong 10,000. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa ng mas marami. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo ang walang silbing alipin na iyan sa kadiliman sa labas. Doon ay iiyak siya at magngangalit ang kanyang ngipin."